Hello there and welcome to my vlog. So, iba muna tayo ng location. Boarding house location muna tayo. So, alam ko madaming mga dadismaya talaga ngayon sa SSS kasi nga parati kong sinasabi, di nga talaga sila ngayon nag-offer ng Calamity Loan Assistance Program. So, habang inaantay na lang natin yung kanilang offer, kung meron man. So, habang nag-aantay tayo, abangers, awaiting, so, usod na muna tayo. So, huwag na lang tayo mag-focus sa SSS kung wala pa talaga silang offer. So, doon po muna tayo sa saan pa? Pag-ibig. Doon tayo sa pag-ibig kasi ang pag-ibig talaga, as per checking sa kanilang website, napakaraming probinsya, municipality na naka-declare ng state of calamity doon sa mga nagdaang mga, hindi lang naman sa hindi lang naman sa Christine eh. Ang nandun pa, nakita ko pa yung mga Typhoon Enteng, andun pa, existing pa. Ang dami, pati yung mga binaha, yung mga di ba pumutok yung Bulkan Canlaon, ayun, sa part ng Visayas, naka state of calamity ang ilang probinsya doon, naka-offer din sila ng calamity loan. So, kung wala din lang tayo maasahan sa SSS sa ngayon, ha, sa ngayon lang, so, usod po na tayo kay pag-ibig. So, alam nyo na, kay pag-ibig, para magiging qualified ka sa calamity loan ni pag-ibig, una, dapat mong tandaan, isa kang active pag-ibig member, natural. So, regularly kang naghuhulog ng iyong contribution. Kung ikaw man ay employed, regular ka nang naghuhulog niyan kasi si employer naman ang naghuhulog niyan. Pangalawa, dapat na-reach mo na yung 24 months posted contribution. So, 24 months is equivalent of 2 years. So, dapat minimum kang may hulog na ganun. Pangatlo, dapat nakakuha ka na ng Loyalty Pag-ibig Plus. So, yung Loyalty Pag-ibig Plus, kasi nga, doon papasok yung net proceed mo sa iyong load. So, kung wala ka pang ganoon, kumuha ka muna. Pang-apat, ask mo sa employer mo. Kung ikaw ay employed, ask mo sa employer mo kung ano po bang process ng pag-file nyo po ng calamity loan through virtual pag-ibig ba? Yung gagawa ka ng sarili mong virtual pag-ibig account? Through online po ba? O yung gagamit ka pa rin ng usual na application form, then i-scan mo ang mga requirements, pati na yung application form, then i-upload sa website ni pag-ibig? Or number 3, physical ang iyong physical ang pagpasa ng iyong application form, or yun nga yun, yung ang company nyo, merong company representative, siya ang magpapasa doon sa branch, or ikaw na lang ang magwo-walk in ng iyong application form. So tatlong process po yun, so nasa inyo po yun, ha. Ask mo sa iyong employer kung alin doon ang tawag nito, yung mode of nyo, processing nyo, kung through virtual ba, through online, or physical, yung ipapasa mismo sa branch. Ganun po yun. And then, ang panglima po, kay pag-ibig kasi, ang salary loan nila, at saka ang kanilang calamity loan, iisa na lang ang yung kanilang criteria. Once na ma-avail mo si salary loan or si calamity loan, 80% ng iyong total accumulated value or savings mo sa kanila, malo-loan mo na. Ngayon, syempre tayo ng mga loaners, avail tayo ng avail ng mga loans. So, bago man mag-calamity loan, nakapag-avail na tayo ng salary loan. So, may existing ka ng salary loan. So, ang tanong mo ngayon, makakapag-calamity loan ka pa ba? Depende po yan. Kasi, once na kaka-loan mo lang ng salary, hindi ka pa pala nakakaltasan sa iyong salary loan, ay negative ka na noon. X ka na. Hindi ka na makapag-calamity kasi
na-avail mo na yung loan, hindi ka pa nakakaltasan. Pero kung nakapag-avail ka na ng salary loan at may anim na buwan ka nang naghuhulog or anim na buwan ka nang nakapagbayad or nakaltasan, basta posted na yung anim na buwan mong deduction, pwede ka mag-avail ng calamity loan kasi may 20% ka nang naihulog doon sa utang mo. Pero kung wala ka pang ano noon, kung wala ka pang nasimula na deduction doon sa salary loan mo, tapos mag-avail ka ng calamity loan, sayang lang ang pagod mo, sayang lang ang effort mo kasi minsan madidisqualified ka, minsan na-a-approve naman, pero napakaliit ng value na lang din ang makukuha mo. So wag na lang kasi dadami lang yung mga lines of deduction mo sa payslip mo tapos yun lang ang makukuha mo. So kung ako magsasalita, i-discourage na kita na huwag ka na lang mag-avail ng ganoong loan kung maliit lang din naman. Kaya dapat talaga tayo mga loaners, i-evaluate din natin ang sarili natin tuwing may offer na loan. Hindi tayo halalak din tayo ng hala kasi baka sayang lang ang effort, pagod natin, tapos apakalit lang makukuha natin kasi alam naman natin sa sarili na kakaloan lang natin ang isa, sisigundahan na naman natin ang panibagong loan. So, dapat para makakuha ka ng mga ganda-gandang proceeds sa calamity loan sa pag-ibig, kung may salary loan ka na, at least naka 6 months or 1 year ka na nakapaghulog doon sa utang mo na yon, then wala kang existing na calamity loan. Pero kung may existing ka ng salary loan, pero naghuhulog ka na, tapos may existing ka na rin na calamity loan, tapos nahulugan mo pa din, naku, mukhang dapat na isa kang loan doon, ipapahinga mo muna. Kasi pagpatong-patong na, hindi mo na mamomonitor yung mga loans mo. Kaya minsan, ikaw din mismo sa sarili mo, naguguluhan ka na din tuwing may offer na calamity loan. Kung ikaw pa ba'y tawag nito, qualified or hindi. So, ang maisuggest ko sa atin, sa mga kapwa ko, members sa pag-ibig, much better na gumawa kayo ng virtual pag-ibig account. Bakit? Kasi nandun yung monitoring eh. Mamomonitor mo yung contribution mo. Mamomonitor mo yung loan mo kung ang kinakaltas mo sa'yo ay naihulog ba doon. Kung ikaw naman ay natigil sa pagbabayad, mamomonitor mo kung magkano na yung loan mo na iwanan doon. Ganun po yun. Kaya, bagas maganda kung ikaw ay pag-ibig member na at saka naka 24 months ka na nakapaghulog, gumawa ka na ng virtual pag-ibig account para may monitoring ka, para kung sakaling mag-avail ka ng loan at ang process niyo ay virtual pag-ibig, ang pag-process sa iyo through virtual, madali na lang ang pag-apply mo ng loan. So, ganun po yun. Tapos, minsan, may mga nagtatanong sa akin, makakapag-avail po ba ng loan yung may default loan? Naku, hindi po yun makakapag-avail. Meron na po mga policy, may policy po dyan si pag-ibig. Hindi po kayo makapag-avail kung may default loan kayo. Kasi gusto na din ni pag-ibig ngayon, kapag loan ka ng loan sa kanila, updated ka din sa pagbabayad. Hindi ka nag-i-skip sa mga kaltasan. Kasi once nag-i-skip ka ng kaltasan nila at hindi tumatama yung mga pagbabayad mo doon sa dapat na buwan or petsa ng pagbabayad mo, magiging default loan po yun. So, ayaw nila ng ganyan. At kung minsan pa nga, worst to worst, kapag di ka nang kapagbayad sa mga loan mo sa pag-ibig, yun na po yung tinatawag na offsetting. So, saan po makukuhanin, saan po kukuhanin yung pambayad doon sa offsetting, yung savings mo, yung TAV mo sa pag-ibig, doon yun kukuhanin. So, i-offset nga nila utang mo, pera mo sa pag-ibig, doon ibabawas ni pag-ibig yung pagkakautang mo sa kanila. Kaya yung TAV mo, yung savings mo, nababawasan. Kaya kung minsan, pag naglo-loan ka, nadidisqualified kasi wala ka na palang TAV, wala ka ng savings. Or kung may savings ka man, hindi na umabot. Hindi na aabot. Kaya kailangan mo munang magtrabaho para mahulugan yung iyong contribution at
lalaki yung TAV mo para makapag-avail ka ng provident loan. Yun na po yung MPL. MPL salary loan or calamity loan. So, ganun po yan. So, advice ko doon sa mga kapwa ko SS member na hindi na nakapag hindi makapag-avail ng calamity ngayon kasi walang offer sa SSS. At kung willing kayo mag-avail ng Pag-ibig Calamity Loan, punta lang kayo sa website ni Pag-ibig or i-open nyo po yung inyong virtual Pag-ibig account. Andun naman lahat eh. Makikita nyo doon kung kayo ay qualified o hindi. Pero kung sa mga member na wala pang virtual Pag-ibig account, I suggest gumawa kayo. Kung hindi naman kayo marunong yan, punta kayo sa Pag-ibig branch para ma-assist po nila kayo. So, yun lang. Sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel kahit pagganto-ganto lang ang aking video. Pero nagbibigay ako sa inyo ng information, ha? Okay? Thank you.